5, 4, 3, 2, 1. Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Hello po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa DVT, Deep Vein Thrombosis. Yan. Ito po ay request ng isang pasyente ko, no? Dahil galing daw siya sa isang doktor at hindi raw napaliwanag sa kanya. Niresetahan lang daw siya ng gamot at pinapabalik siya after 1 month. So pumunta sa akin, sabi niya, Doc, maka pwedeng paki-discuss mo lang ng bahagya. Yung simple lang na intindihin ang aking sakit na deep vein thrombosis. So umpisa na po natin. Doon pa lang sa pangalan, no? Deep vein thrombosis. So pinag-uusapan natin yung deep, malalim. Vein, yan yung ugat. Ugat na nagdadala ng dugo pabalik sa puso. Yung artery kasi, yan yung ugat na nagdadala ng dugo para ikalat sa buong katawan mula sa pagbomba ng puso, di ho ba? So ang pinag-uusapan, deep vein. Kaya walang kinalaman po dito yung sinasabi niyong varicose vein. Kasi yung varicose vein, superficial vein ang tawag o yung mababaw na ugat. Then thrombosis. Ibig sabihin ng salitang thrombosis ay galing sa salitang thrombus o may pamumuo ng dugo. So tawag ni dyan sa layman, blood clot. So dun pa lang, alam na natin, di ba? Deep vein thrombosis or DVT is a medical condition that occurs when a blood clot forms in the deep vein. So may tumubo o may namuong dugo dun mismo sa inyong ugat. At kadalasan ang pinag-uusapan natin ugat, ugat na may kinalaman sa binti, sa hita, pelvis o balakang, at nangyayari din naman sa braso. Pero usually, ang pinag-uusapan po natin dito ay yung lower leg o yung binti. So, dun pa lang sa definition na binigay ko, may idea na kayo na masasabi natin siguro na 90% ng deep vein thrombosis nangyayari po sa binti. So, ano po ba yung nakikita nyo? Unahin natin sa nakikita. Kadalasan, ang pasyente, pag pumunta yan sa doktor, hindi naman kahapon lang medyo sumakit at namaga agad. Hindi ho ganun. Ito ay matagal na na proseso. Hindi po yan ora-orada magiging ganyang kalaki. Kadalasan, isang leg. Iba? Isa lang. Mapakanan o kaliwa. Bihirang-bihira po na dalawang binti ang merong deep vein thrombosis. Kung mangyari man na dalawa, kaliwa at kanan, meron, kadalasan dyan, mas grabe yung isa o nauna yung isa bago yung kabila. So, tandaan niyo yan. Ngayon, sa itsura pa lang, makikita nyo may discoloration, may swelling o paglaki o pamamaga. At kadalasan, masakit yan. At pag hinawakan nyo yung lugar na mismo may parang pagbabara ng ugat, yung lugar na yon ay mainit. At pag hinawakan nyo o madampian, napakasakit. Yan ang kadalasan dinadaing ng mga pasyente. So ano po ba nangyayari mismo sa ugat? So ganito po yan. Pag pinag-usapan ng deep vein yan, yung hindi nyo nakikita, no? Ang normal na blood flow, yan yung mga nakikita nyo po, mga pulang bilog-bilog na yan. Yan po yung mga red blood cell. So, kada bomba ng puso, kakalat ang ating dugo papuntang binti hanggang mga daliri ng paa. Then, babalik po yan sa pamamagitan ng vein na yan. So, kailangan bumalik yan paakyat, di ho ba? Doon sa deep vein thrombosis, mapapansin nyo po, may mga dugo na red cell na nagdikit-dikit. At nandyan po sa paligid po ng tinatawag na natin na wall of the vein o yung paligid. Ang kinakatakutan natin sa ganitong kondisyon ay kung itong mga dugong namuna to ay na-dislodge. Kumbaga na chip up o natapyas at sumama ito sa daloy ng inyong dugo. Ang tawag doon, embolus. So yan po yun, no? Normal blood flow, deep vein thrombosis, yung may pamumuo ng dugo na nandyan nakapirmis lang sa ugat ninyo. Tapos pag ito'y sumama na sa daloy ng dugo, ang tawag nyo na dyan, emboli or embolus. So anong delikado ngayon sa embolus? Imagine nyo po na ang
nawasan nyo. Nawasa. Pagbukas yun ng gripo, di dadaan ngayon yung tubig sa mga tubo, di ho ba? Tapos lalabas dyan sa gripo. Pagbukas mo ng gripo ngayon, may lumabas po na bato. O kaya mga buhangin. Yun ngayon yung tinatawag na embolus. Eh ang problema, ang pinag-uusapan natin ugat. So pwede sumama yan, papunta dun sa baga, pwede ka magkaroon ng pulmonary embolism. Pumunta sa utak, abay, pwede ka magkaroon kagad ng stroke. Pumunta sa puso, pwede magkaroon ng heart attack. So yun ang delikado po dito sa kondisyon na tinatawag na deep vein thrombosis. Ngayon, ano po ba ang mga symptoms? Kasi bago po lumaki yan o bago na magayan, may mga nararamdaman na yung pasyente at ito po yung mga symptoms. Una, nag-swelling pero mag-umpisa yan sa pain. Cramping, ibig sabihin madalas na parang sore. Parang konting lakad lang bugbog na yung mga legs nyo. Tapos, madali kayong pinupulikat o madalas pinupulikat. Susunod na dyan yung masakit. Tapos susunod yung swelling. Then magkakaroon na ng change in color. Mapapansin nyo yung lugar ng binti nyo na apektado ay parang namumula o kaya parang talong, kulay talong. Violet ho ba ang description nyo sa kulay talong, di ba? Purple. At pag hinawakan nyo po yun, mapapansin nyo mainit. Bukod sa mainit, masakit pag ito'y nahawakan o madampian. At tulad ng sinabi ko, sa isang binti lang yan nangyayari kadalasan. Very rare na dalawang binti ang apektado. Kadalasan isa lang. So kung kayo po'y nakakaramdam ng mga nabanggit ko, lalo na yung dati nakakalakad ka naman na hanggang isang kanto na walang problema, ngayon konting lakad masakit, parang binubugbog, parang nalamog ang inyong binte. Medyo napapadalas na pinupulikat ka, dati hindi naman. Eh huwag nyo nang intayin mamaganan todo, huwag nyo nang intayin na nangingitim na. Yung iba nga dyan, pagpunta sa doktor, akala mo, parang alam nyo po ba yung kahoy na ginamit nyo ng panggatong? O short of saying na parang uling. Ayan, delikado po yan. Ngayon, mahalaga malaman natin, ngayon dok na may nararamdaman akong ganito, ano kaya mga posibleng dahilan? What are the causes? Ito po ang mga dahilan. Ano man na pwedeng maapektuhan ng pagdaloy ng inyong dugo o magkaroon ka ng pamumuo ng dugo sa inyong mga ugat, eh pwede magkaroon ng deep vein thrombosis. Ang masama nito, nadadamage nito yung inyong ugat, nagkakaroon pa ng chance na magkaroon kayo ng infeksyon, inflamasyon o pamamaga dun sa area na involved. So tandaan nyo, so anuman na pwede mag-cause ng paglapot ng dugo, pwede mag-cause ng deep vein thrombosis. So ano ito mga ito? Number one, most likely na kung kayo po'y nasa edad lampas 60 years old, kung kayo po'y overweight, kung kayo'y naninigarilyo, o kaya may history na kayo talaga dati na nagkaroon ng deep vein thrombosis. Umiinom kayo ng contraceptive pills o kaya hormonal replacement therapy na kadalasan sa mga menopausal women. Yung contraceptive pills naman, maaari doon sa mga babaeng ayaw magbuntis o dahil sa mga irregularity ng kanyang hormones. O kaya may history ng cancer, heart failure at varicose veins. So kung kayo po ay may mga ganito po mga nabanggit ko, may chance po na magkaroon kayo ng deep vein thrombosis. Yan ha. So make sure. Ay dok, ako check ako over 60. Nako, ako overweight. Tigilan mo na yung paninigarilyo mo. Sinasabi ko palagi, wala namang mangyayari dyan. Ano pa? Eh, nag-hormonal replacement ako, consult your doctor. Kasi, kadalasan yung mga hormonal replacement, eh nagpapataas din ng kolesterol at the same time nagiging malapot ang dugo. As your OB gynecologist na nagreseta sa inyo, kung meron man. Then, ano yung mga pwede nyong gawin? Siyempre, tatanungin nyo yung doktor, o pang kontra dito. So yung iba, baka bigyan kayo ng gamot na pampalabnaw ng dugo, pang kontra dun sa side effect ng gamot na iniinom nyo. So ano pa bukod dyan, no, na mga pwede nyo sabihin na dahilan? Kung kayo po ay halimbawa na operahan, o kaya na confined sa hospital, o na bedridden, o kaya kailangan nyo hubigan ng ilang mga linggo, kadalasan yung inactivity o yung kakulangan ng pagkilos nagko-cause din ng paglapot ng dugo. Kung kayo ay nagbebiyahe, halimbawa, ano ba yung pinakamalayong biyahe siguro kung from Cebu, magsasakay ka ng
ng barko o kaya ng bus o whatever, naaabot ka ng mga ilang oras na nakaupo. Eroplano, ganun din. So kung kayo po'y nakaupo na matagal, chances magkaroon din ng mga paglapot ng dugo, hindi maiwasan. Then, meron namang iba na during pregnancy, napansin nila na mas sumasakit ang mga binti nila. So during pregnancy, pwede rin magkaroon ng mga ganitong paglapot ng dugo. So kailangan i-consult niyo yung doktor. Mahalagang i-consult niyo yung doktor regarding itong mga sinabi kong posibleng maramdaman nyo. At ang isa pa, nakadalas ang problema ng mga senior ay yung dehydration, kakulangan ng pag-inom ng tubig. So kung kayo po may mga ganyan na banggit ko, please magpatingin kayo sa doktor nyo. Okay? Malinaw po yan. Ngayon, paano ko malalaman, Doc, kung ako'y merong deep vein thrombosis? Andun na ako na namamaga pa ako. Isang binti ko namamaga. Masakit, maitim, mainit paghawakan. Paano ko malalaman kung ito'y deep vein thrombosis? Usually, pagpunta niyo sa doktor, meron pong mga pwedeng test na ipagawa sa inyo. At ang mga posibleng test na yan ay yung tinatawag na duplex ultrasound, D-dimer blood test, venogram, ito'y x-ray na gumagamit lang ng pampakulay ng mga ugat, o kaya MRI scans. So ito yung kadalasan rin ni-request ng mga doktor. Sa duplex lang, kitang-kita na kung humihina na yung pagdaloy ng dugo ninyo. Then sa x-ray, sa venogram, talagang makikita nyo yung mismong area o location. Kung gusto natin maging more specific, MRI scan ginagawa. Ba't kadalasan hindi na umaabot doon? Doon pa lang sa duplex saka sa venography or x-ray, pwede na. Yung purpose ng D-dimer blood test ay to check kung mataas ang inyong mga inflammatory cells o nagkakos ng inflammation o pamamaga ng ugat. Minsan baka walang blood clot pero magayong ugat kaya kumipot ang inyong ugat at humina ang pagdaloy ng dugo. So ang tanong, paano tinitreat to? Kadalasan ang treatment may mga tinatawag na goals. So ito po yung tatlong goals. Ano yung pinaka gusto natin ma-achieve pag nagpapagamot tayo ng namisakit na deep vein thrombosis? Number one, iwasan natin na yung blood clot ay lumaki ng lumaki. That's number one. Number two, iwasan natin na yung blood clot ay ma-chip off o ma-break, ma-loose. Yung kagaya sinabi ko, yung blood clot, pwedeng sumama yan sa daloy ng dugo at magkaroon ka ng emboli. Di ho ba? Yan yung pinaliwanag ko kanina. And number three, reduce ang chances na magkaroon kayo dapat ng another deep vein thrombosis. Halimbawa, nagkaroon ka na sa kanan, hindi naman yung ugat na yan, isa lang. Pwedeng sa ibang ugat din o ibang parte ng ugat nyo magkaroon din. O kaya yung kaliwa naman, madamay pa o magkaroon pa yung kaliwa kung kanan lang ang may problema. So binibigyan ng mga gamot ng purpose, maiwasan po natin na maging dalawa pa ang problema. So ang treatment ng deep vein thrombosis ay ang mga sumusunod. So these are the treatment options. Number one, blood thinners. Number two, blood busters. O yung tinatawag na thrombolytic. Sa salitang thrombolytic, thrombo, mamumuo. Lytic, panunaw. Okay. Blood thinners, kadalasan narinig natin yung mga baby aspirin, di ho ba? Narinig natin clopidogrel, dipyridamole, at warfarin, coumadin, kung ano-ano pa, ang dami, no? So pagdating sa blood thinners sa clot buster, ito po yon. Ang tawag dyan, mga antiplatelets, antithrombolytic, o kaya anticoagulant. Napakaraming klase at ang doktor nyo na bahala mag-explain o magbigay ng reseta kung ano nababagay sa'yo. Kasi tinitimbang natin eh. Halimbawa, madalas sinisikmura o baka ito mas maganda. So halimbawa, may problema pa sa puso o mas maganda ito naman ang ibigay natin. So pagdating sa gamot, bahala na yung doktor nyo na mag-explain kung ano nababagay sa inyo. Ngayon balikan natin, ano nga ulit yung mga treatment options? Blood thinners, blood busters or thrombolytics, anticoagulant, kasama na dyan. Yung sumunod, nakalagay filters placed in the vena cava. Halimbawa, binibigyan na kayo ng mga gamot, pampalusaw ng blood clot, pero sa anumang dahilan, maaring hindi ganun kaganda ang visa o kaya may contraindication na hindi kayo pwedeng uminom ng mga gamot na yan, dun pumapasok yung minor surgery. At yung minor surgery na yan, yung tinatawag nating filters na linalagay sa vena cava. Okay. Ganito po yan.
Ang habol natin ay ganito, maiwasan na magkaroon ng embolay o yung sinasabi kong na dugong humiwalay o nasabog, kumalat, pumunta ngayon sa baloy ng dugo, iwasan natin saan mapunta yan. So naglalagay po ng ganyan tinatawag, no? Filter. So ano yan? Palakihan nga natin para mas makita nyo. The inferior vena cava or tinatawag na IVC filter ay isang small device yan po. Para ka naglagay ng ano ba tawag nyo, salaan, para yung kung may dugong namuo na sumama sa daloy ng dugo, makapture natin. Kumbaga maharangan at hindi na yan umakyat papuntang baga. So iniiwasan natin number one na magkaroon kayo ng tinatawag na pulmonary emboli. Yan, tandaan nyo ha. So it's a device to stop the blood clots from going up into the lungs. Very important. Then, ang susunod ay yung pinag-uusapan ng iba na, Dok, importante ba talaga to? Gumamit daw ako ng compression stockings. Hindi ako comfortable, sikip-sikip . Yun nga ang purpose nun . Bakit? Kasi ang compression stockings, meron pong dahilan kung bakit pinapayo ng inyong doktor. Bakit? Ano bang action nitong compression stocking na ito, no? Bakit pinapasuot ng doktor? Kasi pag kayo po ay magkakaroon, meron deep vein thrombosis, yung pagbalik ng dugo nyo paakyat sa puso, mahina. So sa pamamagitan ng pagsuot nito, na-increase nito yung blood flow, yung pagdaloy ng dugo paakyat sa puso. Makakaiwas tayo sa swelling o mababawasan ng swelling, makakatulong din yan na hindi nahirapan ng puso nyo kasi mas sufficient yung blood na umaakyat papunta sa taas. Kasi kadalasan sa mga may deep vein thrombosis, may problema na sa valvula ng kanilang ugat. Tapos hindi malayo, may varicose vein din yan. So yung dugo, nagiging kumbaga stagnant, nakaiwan lang doon sa isang lugar, hindi nag-iikot. Kaya dahil sa pangit ng dugo niyan, nag-swelling, madaling magkasugat. Pag nasugatan, ang tagal gumaling. So yan ang purpose kung bakit binibigyan kayo ng compression stockings. Mas maganda suot niyo yan, lalo na kung naglalakad kayo. Dahil pag naglalakad kayo, the more na ang blood flow nyo, naiiwan dyan sa inyong mga paa o binti. Okay? Tandaan nyo po yung sinasabi ko. Dahil karamihan sa inyo, tigas ng ulo . Kaya karamihan ng gamot na binibigay for deep vein thrombosis, kadalasan 3 months inoobserbahan at nakakakita na ng magandang improvement. Lalo na kung mild pa lang yung problema. Pero kadalasan ng Pilipino kasi pag pumunta sa doktor, expect nyo na hindi na mild . Minsan malala na . Kayo talaga, no? So ganitong ginagawa natin. Paano natin iwasan? Iwasan, di ba? Ang purpose ng gabay sa kalusugan, gabayan kayo kung paano iwasan magkasakit. Ayaw natin magkasakit . Kaso titigas ng ulo, nanonood lang yan ng topic na may sakit sila. Halimbawa, itong deep vein thrombosis, ilang kayang manonood sa inyo na pakiramdam nyo, wala naman ako niyan. Diabetes ako . High blood ako . High cholesterol ako. Pero hindi nila alam na itong mga ito, hypertension, cholesterol na mataas, mga mataas ang triglyceride, yung mga taong diabetic, sila kadalasan ang malaking chance rin magkaroon ng deep vein thrombosis. So paano natin iwasan? Ganito po. Ito yung mga tips to prevent deep vein thrombosis. Number one, kung overweight po kayo, umpisa nyo na magbawas ng timbang. Number two, stay active. So kailangan talaga may exercise, walking, stationary bike, pwede na po yan. Kung medyo social, maganda swimming, lalo na kung hot spring, no? Masarap yan, yung hot water, yan ang maganda. Ngayon, ang kailangan ko rin, uminom kayo ng maraming tubig to avoid dehydration. Common sa mga senior citizen na nag-umpisa na lumapot ang dugo dahil sa kulang sila sa pag-inom ng tubig. So, deep vein thrombosis is more likely if you're dehydrated. Ano pa? Number 4, do not sit still for a long period of time. So kung kayo nakaupo, hindi pwedeng nakaupo kayo na isa, 2 oras na tuloy-tuloy. Kailangan, kung pwede nga, every 15 or 30 minutes, tatayo kayo, kikilos sandali, then upo ulit. Then kung upo kayo, iwasan nyo po mag-cross ng inyong legs. Dahil pag kayo naka-cross leg, mapapansin nyo, lalong mahirapan ng pagdaloy ng dugo papunta sa inyong binti. Iwasan nyo naman ni sigarilyo. Kung hindi kayo makatigil ng sigarilyo, humanap kayo ng mga support group.
Mayroon akong nakikita sa Facebook na mga How to Stop Smoking Support Group. O di, join kayo doon. Then do not drink a lot of alcohol. Kasi yung alcohol, pwede rin po mag-cause ng paglapot ng inyong dugo. Ngayon, doon sa mga binanggit ko na nararamdaman nyo, di ba, nabanggit ko, manas, lumalaking legs, nangingitim, masakit, madaling pinupulikat, di ba? Kung meron kayo noon at may kasama pang dalawa tulad nito, yung tinatawag na breathlessness o kinakapos ng hininga at may chest pain. Tandaan nyo ha, if you have the symptoms na binanggit ko kanina, sinamahan pa natin ng breathlessness saka ng chest pain, emergency po yan. Bakit? Chances, baka, malamang, kita mo, baka na, malamang pa, nagkaroon ka na ngayon ng tinatawag na pulmonary embolism. So serious po ito. Deep vein thrombosis can be very serious because blood clots in your vein can break loose, travel through your bloodstream, and get stuck in your lungs. Yan po yung tinatawag na pulmonary embolism. At tulad na sinabi ko, seryoso po yan. Dahil kadalasan, wag naman sana, yung mga may deep vein thrombosis natitigok dahil dito sa pulmonary embolism. Life-threatening yan at kailangan magamot agad-agad. Okay? So, simple lang yung paliwanag, di ho ba? Kung nagustuhan nyo naman yung paliwanag ko, thumbs up naman dyan. Tapos, huwag nyo kalimutan dyan sa comment box, mag-iHeartGSK. Eh, yan lang yung parang pakonsuelo nyo sa akin na nagustuhan nyo. At sa mga basher, hi, good evening sa inyo lahat. Salamat. Yung iba, sabi, huwag daw ako magpapatawa dahil doktor ako. Ay, bakit? Ang doktor ba hindi pwede magpatawa? Kaya ako nagpapatawa para hindi naman antokin yung mga audience. Kasi, pag-usapan natin sakit, seryoso. Ang mga nakikinig, mga itsura. Tingnan nyo mga itsura. Mga seryoso din, no? Ha? Masungit pa yung iba dyan. So, kung mapangiti ko ng konti, baka maging interesting more yung aking lecture. Baka tutukan nila. Baka tapusin nila hanggang ngayon. Yung iba kasi baka, uy, 5 minutes lang nanood. Eh, hindi nila alam, di ba? So, maraming salamat sa lahat ng nanood at sana nakatulong po ako sa inyo lahat. Ako po si Dr. Gary C. Ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!